and actually activating this motorcycle for us mga kapipi para makita ng mga future buyers yung kanyang display at saka yung kanyang lighting. And ayan, they're so kind enough as well para ilagay na yung windshield para makita nyo talaga yung full design nito CB150X. Shout out, sir. Pangalan sa nimo? Richard Hernando. Ayan, massive shoutout kay Sir Richard and massive shoutout sa asawa nila. Pwede pong malaman yung asawa niyo po? Mary Grace Hernando. Isa lang. Massive shoutout kay Ma'am Mary Grace and the family. All right, they're very helpful here mga kapibi. I think you should visit them. They're newly renovated and ito nga matagal na tayong naghahanap ng CB150X. Timing na lunch break ko from work and lunch break din ni Honda Motor One, nagkasabay talaga, nagkatugma yung schedule. And yun nga, biglang bisita lang naman, hindi ko akalain na may CB150X pala sa dulo. Pangalawang delivery na nila to. And yun nga, ibablog natin kasi sobrang ganda nitong motorsiklo na to. And it's up for the competition if you're going to compare it along with some heavy motorcycle na nasa 150 category. So yun, lalagyan nila ng gasolina. We might start it, we might not. I'm not expecting that much. Alright. So yan, let's go first with the design. Para sa akin kasi sa kanyang price point, marami kang pwedeng ikumpara sa kanya. And pagdating sa quality ng disenyo, napakaganda. And if you're going to check the front end, this is what you're getting. Ayan, no? Adventure, sport touring yung dating yan. Even the front, yun yung nagustuhan ko sa kanya. The windshield or the visor, napakaganda po ng pagkakagawa. There's an emblem over here na makikita mo, napakaganda din. Makikita mo rin siya sa kabila. Same thing as the gold. Ayan o, the gold decals. Makikita mo rin yan sa kabila. Honda decal, makikita mo rin. And this stainless plastic paint, makikita mo rin yan sa kabila. Every angle na gusto mong hanapan to ng pangit, wala kang mahanap kasi pagdating sa quality, ito na ata yung pinakamagandang quality na 150 na makikita mo kay Honda. I might dare to argue with that one. Hinihintay ko pa kasing dumating si ADV160 and this store or this showroom might be the first. And quality check din tayo sa mga carbon fiber hints and plastics that you're gonna see. Ayan po, ang ganda. Daluyan ng hangin. Ayan, nagagamit din po. Napakaganda ng plastic niya. Ayan, halos lahat ng makita mong plastic, kalidad and quality. Even the paint job on the front fender, if you're going to check, napakaganda pa rin po. The wheels, it's not color black. It's a little bit of space gray, if I may say. Kaya nagustuhan ko siya. And nagustuhan ko rin tong part na to. Ayan, kalidad si Honda pagdating dyan. And even the seat on its price point. Usually kasi sinasabi ko, dapat gold standard yung seat. Lalong-lalo na pang long ride yung pinopromote mo na motor. And this one right here, hindi siya nalalayo. Makapal and malapad. Yan po yung makukuha nyo. On the pillion side as well, if you are 5'6 tall, I believe so, sa pang matagalan na ride kasi. Tignan mo yung umbok. Makapal talaga and malapad. I'm around 72 kilograms na ngayon. Ayan, I'm not going to lie, I'm still fat, pero at least gumaan na tayo. The rear end, very very sharp if you're going to ask me. Sporty yung datingan, that's what I like. And even the taillight, ganyan po makukuha. Pagdating din sa kanyang grab bar, quality din. Not just on the paint job ah, but this is metal eh. Ayan oh, quality metal siya. And it looks like on a Primo side. I wish na hindi magtaas si Honda pagdating sa
presyo nila, kasi para sa akin very justifiable yung presyo na binigay ni Honda para dito. And I would really suggest go visit Motor One for their lowest down payment for this motorcycle or for other motorcycle as well. And LED po ang daylight at saka ang kanyang turn signals sa likuran. Panalo din sa akin yung itsura ng kanyang exhaust. This is what I like. It complements along with the motorcycle and may natatakpan siyang something maganda sa likuran. We're going to talk about it. Detachable din ang kanyang exhaust. Kung gusto niyo lang naman palitan ng aftermarket or pagaanin ng konti, I believe so, this will be more than 3 kilograms. Kung gusto niyo pagaanin and pagandahin yung tunog, ayun po. Detachable din po ang kanyang pillion peg. Dito niyo po siya tatanggalin. And water reservoir sa likuran or brake to reservoir sa likuran. I love this kind of styling. Even the rider peg or the foot control ng rider, maganda din. Heat curd is right here. Wala siyang branding pero quality and on a primo side din. Same thing as sa kaliwa. Ito po, may 6 gear po siya and yung kanyang gear shifting, nakaganito yung styling. The mad guard and the swing arm, I love it. I'm a big fan of it. Ganyan yung itsura niya on this part. Dito natin kinunan kasi sa kabila, natatakpan yung ganda ng kanyang swing arm, skid plate or belly pan, whatever you call it. I would love to mention this one. Usually, ito maganitong radiator, advisable talagang bilhan ng radiator cover para hindi siya mapipi or tumanda yung tsura. So this is what you're getting on the display, my dear friends. It's fully digital. This is what I like. And kung titignan nyo po yung mga separation niya sa lighting, meron siya dito sa taas and meron siya dito sa baba. I'm looking for a hazard. Wala silang hazard. And ganito kapag si-signal light ka. Check engine light, temperature warning, fuel gauge, nandyan din po, speedometer, RPM, you will find it here. May gear indicator siya as you are seeing it right now. And may neutral light indicator siya, may orasan. Naka-trip B siya, tignan natin sa right side kung ano makukuha. Ay, wala. Dito tayo sa kabila. Ayan, meron siyang fuel average or fuel consumption, which is maganda. And average fuel consumption A and B and total odometer, trip A, trip B, and that's it. Massive shoutout again to Ma'am Michelle and Honda Motor One for approving this one. And to the future buyer of Honda, you should visit Motor One. Ganito yung ilaw nila. All LED out front, my dear friends. This is what you're getting on the beautiful turn signal. Pati yung turn signal, binigyan ng proper attention eh. Kaya yun yung nagustuhan ko sa kanya. Maganda yung headlight, maganda yung harapan, and maganda yung turn signal. One thing to nitpick, if we were to nitpick, the hazard light should be available. But that's alright for its price point. It's one of the most affordable you will find. Aside from the display, this is what you're getting. I love, if we are to nitpick all over again, I still love the side mirror. Pero kung may gusto kang i-correct or gusto mo pang pagandahin talaga the side mirror, pero yun nga, para sa akin nga, I love it already. It's on the primo and quality side, as you are going to see. Ayan po, maganda yung itsura niya. The same thing as the handlebar, it's raised and ayan, properly positioned, not just for taller rider but also for the shorter ones. Ayan o, isang mundo lang tayo mga ka-BBP. And we might ask some beautiful ladies later on to test the seat height of this one. Hanapin ng 5'2" kasi para sa akin approachable tong seat height niya sa isang 5'2" rider. Ganyan yung makukuha mo sa kanyang handlebar. I love it. I love the color. It's almost the same color as the wheels. Yun yung nagustuhan ko sa kanya. The controls still beautiful. This is on the beautiful side and quality side. Malakas yung busina niya mga kapitid. Alright. And the tank. This is the fake tank. The same thing as the XSR155. Ganun yung styling nila eh. And it's not a cheap fake tank ha. It's a quality fake tank kung titignan nyo mga ka-BBP. May variation siya ng plastic dito and on this part. And para pagaanin na rin yung motor mo, ginagawa nilang ganito para approachable talaga siya kasi 150cc siya eh. Minsan, lumalabas yung pagiging kamote natin as tatay. Ayan o, may hawakan si baby dito. Alright. Ganda din yung kanyang Showa front suspension. Naka-inverted siya. And it's a golden fork. And if you know Baldo, and if you've been following Baldo for a very, very long time, Baldo is a big fan of Golden Fork. And ayan yung branding ng ating Showa sa ating future CB150X. And this motorcycle right here has an hydraulic disc brakes front and rear. And if you're going to check, it's a pedal disc brake along
with these spaces right here. Sinasabi nila yan, para pagaanin talaga ng todo-todo yung motor. They both have Nissan disc brake caliper. Ayan, may Nissan brake cylinder din po siya. So, ang size naman ng kanyang gulong sa harapan, 180-17, and it's tubeless. Sa likuran naman, 130-70-17. The motorcycle looks sexy kapag mataba po or matambok yung kanyang gulong. A massive shoutout by the way to Adidas. And nabigyan tayo ng bagong shirt ng Adidas. This is gifted by my auntie from Singapore. This didn't came from Adidas employee, pero it's okay. I'm still advertising it kasi nga napaka-comfortable niya. Lalo-lalo na kapag pawisin ka na tao. Lalo-lalo na kapag gusto mo lang ng simple na damit or masusuot, yung hindi naman tipong masyadong maporma. Comfort siya na binibigay, and kasyang-kasya siya, almost for everyone. Magandang katawan, hindi magandang katawan. Alright. Dear friends, very confident, kasi nga, eto na lang ha, this one 870 only, and I'm very confident that I could mess around with this bike right here. And ang tagal na natin hindi nakaupo ng motor, and thank you for the opportunity. Now, if you are going to mention the power, this motorcycle right here is still a 150cc liquid-cooled engine. Meron siyang 4-stroke, 4-valve, dual overhead cam, and kaya niyang pumalo ng 11.5 kilowatt, that's around like 15 horsepower at 9,000 RPM. Meron siyang 13.8 Nm of torque at 7,000 RPM. Meron siyang 6-speed manual constant mesh. Ang kanyang gas consumption, 38 km per liter, pero ang maganda dito, at least meron siyang 12 liters gas tank capacity. That's more than enough. 181 minimum ground clearance. I think that's more than 7 inches. And 7 inches for a sport touring bike, trust me, it's more than enough. Ang kanyang wheelbase, 1,315 mm, and meron siyang curb weight na 140 kilograms only. Boyfriend na po ba tayo? Meron, sir. Ang pangalan mo, ma'am? Ana. Ayan, big shoutout kay Mama Ana. Pangalan po ni BF? Jun Michael. Ayan, Sir Michael, massive shoutout sa'yo. Ito yung pinaka-importante na part eh. Massive shoutout sa'yo, Sir Michael. Dapat mag-commit ka na kasi pag sumikat tong vlog na to, tapos ma-own siya milang, di ba? Payag ka ba noon? So, mag-commit na, Sir Michael. Ayan, mga gwapa dyan ng mga taga Honda Motor One eh. Ito, madam, ikaw, anong pangalan mo? Sheila po. Ayan, Ma'am Sheila, may boyfriend na po. Ayan, massive shoutout kay Ma'am Sheila. Pangalan po ng boyfriend nila? Glenn. Ayan, massive shoutout kay Sir Glenn. Ang suswerte naman ng mga ano dito, kasi kung nagsha-shoutout talaga si... May mga kakilala ko, ayaw nilang i-shoutout yung boyfriend nila. So, loyal na loyal talaga yung mga taga Honda Motor One. Ma'am, ano po? Ano po pangalan nila? Ma'am Maisel. Opo, may gusto kayong pa-shoutout? I believe asawa? Pwede ba mag-assume? Ah. All right, mga anak po. Dennis and Daniel. Ayan, massive shoutout kay Sir Dennis and Daniel. Nandito si Mami, nagtatrabaho ng matiwasay. Massive shoutout to the ever dearest, napakabait na, talagang nag-yes talaga sa akin eh. Si Ma'am Michelle of Motor One, siya yung in-charge dito. Ma'am Michelle, may gusto kayong pa-shoutout? Ako lang ang family sa Mateo. Mateo is Kidapawan City. Oh, ayan, massive shoutout to Kidapawan. Ah, sino pa po? Ako ang family sa South, sa Banga. Ah, dagan jud mo. Ah, Bisaya po or Ilonggo? Ilonggo po. Ah, Ilonggo Gitaken. Ayan, oh. Massive shoutout to Ma'am Michelle and her family as well. Alright. Let's sum up, my dear friends. Ayan nga yung sinasabi ko, this might not be the speediest bike you will find, pero papalo talaga ito nung lagpas 100. I'm very sure of that. And ang isa sa nagustuhan ko talaga sa kanya is yung kanyang design. Siyempre, we go for the looks first. Ganyan tayo mga lalaki. We go for the looks first eh. Before we go for the performance. And isa sa nagustuhan ko sa kanyang performance is yung kanyang gas consumption. So, ayan. Massive shoutout to Ma'am Michelle and the staff. They're very helpful. The mechanics who activated this motorcycle for me, they're very, very helpful, trust me. And landmark nila, harapan sila ng City Hall. Katabi nila ang Jollibee at saka medyo malapit-lapit din sila sa Chowking. Ang kanyang price dito, 168,250. And ang kanyang down payment, very, very low, 32,000 lang po. So yan mga kabibib, let me know in the comment section what you think about this beautiful bike for me.
It's approachable for almost everyone. If you're after the power, maybe perhaps this is not your bike. But if you're after the comfort, and yung tipong pang beginner talaga siya na bike, I believe so. This is your motorbike. And kung titignan nyo rin yung beauty, napakaganda niya rin. If this video was helpful, please give it a thumbs up. Subscribe if you haven't already. And Exodus 14:14 to everyone. Keep on praying and trust the process. And I'll see you in the next video. Peace. Ayan, susama ko sa video yun.